What's up guys? Welcome back to my channel, Aldrin's TV Inside. So for today's video, pag-uusapan natin paano ba mag-vlog ang baguhang vlogger na kagaya ko at kagaya mo. Paano nga ba? So ayun nga guys, no, nakita nyo naman sa title lang gagawin nating content for today. So bago yan, pasalamat nga pala ako sa naibigay sa akin ang malupitang intro na si Big shoutout sa Alexus Vlog. Salamat sa malupitang intro mo binigay sa akin. So ayun, balik tayo sa topic. Pero guys, saglit, disclaimer muna. Baguhan lang ako sa YT, hindi pa ako masyadong malupit. Wala pa akong nalalaman, konting-konti lamang. So share ko lang sa inyo yung mga nalaman ko na pwede natin apply sa mga sarili natin. Sarili mo, oo, ikaw. Dapat i-apply natin ikaw at ako. Dapat i-apply natin to. Simple lang to, sana makatulong. At sana, alam nyo na, para ma-discover yung YouTube channel natin. Okay guys? Boom, boom! So yun, simulan na natin ang number 1. So ano ba ang dapat natin gawin pag ikaw isang bago lamang sa mundo ng YT or bago ka, bagong-bago ka lang, fresh na fresh ka bilang isang vlogger? So syempre, ipakilala mo muna ang sarili mo. Malay mo, may automatic yun. May magbe-view ng mga lumang video mo at madi-discover yung channel mo. Ah, ganito pala yung gagawin ito. So ipakilala mo kung sino ka, ano yung mga content na gagawin mo. I-details mo lahat, walang problema yon. Kasi yun ang mahalaga sa pagsisimula bilang isang small vlogger, baguhang vlogger, or fresh na vlogger. So, doon naman tayo sa pangalawa. Pangalawa, syempre, cellphone, camera phone, lahat, basta may camera. Dapat, pag-aralan mo kung paano tumingin sa lens ng camera. Kasi yung lens na to, ito yung mata ng viewer mo. Kasi ang ganda-gandang tignan, ang ganda-ganda ng pag pinapanood ni isang YouTuber, nakatingin sa camera lens, ang gandang panoorin. Talaga napipil mo, ang ganda mag-explain naman ito. Eh pero pag ganito, yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kamusta ka? Kamusta araw mo ngayon? Natuwa ka? Hindi, di ba? Kita mo naman, tingin mo yung pagkakaiba yung ganito. Ang layo-layong diferensya pag nakatingin sa camera lens at nakatingin ka sa sarili mo. Ba't mo titignan ang sarili mo? Hindi mo dapat tignan ang sarili mo. Tignan mo yung mga viewer mo, yung mga nanonood sa'yo. Yan dapat ang gawin mo, pag-aralan mo kung paano tumingin sa lente ng camera. Kasi napakalaking bagay nito pag ginawa mo to sa pagbablog. Ba't mo tignan ang sarili mo? Pangit, guwapo, maganda, okay lang yan. Vlogger ka, di ba? Kaya vlogger ka ang tinatawag. Doon naman tayo sa pangatlo. Ano ba pwede natin ilagay sa pangatlo? Boses. Yung boses mo. Guys, ang pagiging vlogger, dapat malakas ang boses. Hindi yung shoutout sa inyo lahat. Kamusta kayo? Ano yun? Anong kausap mo? Mga bingi? Hindi guys, kailangan bilang vlogger, lakasan mo boses mo, huwag kang mahiya sa camera, huwag kang mahiya sa ibang tao. Pinili mo maging YouTuber, pinili mo maging vlogger, dapat lakasan mo ang boses mo, hindi yung bumubulong ka. Kasi ang pangit panoorin ng bumubulong sa camera. At which nangyari sa akin yan, promise. Sa unang vlog ko, napakahina ng boses ko talang, kinakahiya ko yan, promise. So okay guys, lakas ng boses. So tumuha naman tayo sa pang-apat. Saan nga ba? Doon, sa kapal ng muka. Kailangan pag vlogger ka, makapal ang muka mo. Hindi ka dapat mahiya sa labas. Oo, aminin ko, napakahirap mag-vlog sa labas kasi pinagtitinginan ka ng tao. Vlogger ka, di ba? Huwag kang mahiya, kapalan mo muka mo. Okay lang yung pagtinginan ka ng tao. At least wala kang ginagawang masama. Ano ba ginagawang masama? Nasa pagsasalita ng ganyan, sa pakikiusap ng ganyan. Ano masama doon? Di ba wala? Okay lang
na pagtinginan ka ng tao at higit sa lahat, huwag na huwag tayong mahiya. Kasi nung una ko talaga, nahihiya ako mag-vlog sa labas. Promise. Ha! So ayun nga guys, no? Sana may naitulong ako konting tips sa inyo na pwede natin i-apply sa mga sarili natin. Napakahirap. Kung tutusin, mahirap talaga yan. Pero practice, practice, practice. Hindi ka matututo kung hindi ka magkakamali. So, kaya kailangan mo muna magkamali bago ka matuto. Pero sana, huwag naman puro mali. Kailangan din natin itama yung mga pagkakamali natin. Okay guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Bigyan nyo ng likes, comment, share, syempre, subscribe. And kita tayo sa next vlog ko. Okay, peace out! Alright, alright, alright. Okay, okay.